May bagong target ako para sa'yo. At kung gusto mong madagdagan ang kita mo, siguraduhin mong mapaibig mo ng todo-todo itong target na to. Sino kayong tinutukoy mo na yun? Si Duquesa Dolce Vita. Wala talaga makakapalit sa'yo, Winston. Ikaw lang talagang maaasahan ko. Hindi mo kasi ako tinaydor. Hindi kita papatayin. Miss na miss kita. Yan lang kaya ako makahanap ng katulad mo. This is the best that you can give me. Yabang mong bakla ka! Huwag kang mananakit ng babae, ha? Uupakan kita! Gamutin na natin ang pasamo. Kayaan mo na yan. Ito lang ako magagawa ko for saving her earlier. Dito kita kailangan. Dahil dito yata ako tinamaan. Hindi ako bola na pwede mong paikot-ikutin with your flowery words. Hindi lahat ng lalaki eh pare-pareho. So it's all up to you. Kung sino yung hahayaan mong mahalin ka at lokohin ka. Tapos na po ang oras na. Bilin po ang Ma'am Daniela, dito kayo pwede magtagal. Gabriel! Gabriel! Ay! Ining! Saan na po kayo? May hinahabol lang po kayo. Saan? 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 Yeah, Gabriel! Gabriel! Yes, miss. What do you want? May hinahanap kasi ako, si Gabriel. Nakita ko siyang pumasok dito sa kotse na to. Baka nagkakamali lang ho kayo. Hindi ako pwede magkamali. Siya yung nakita ko. Si Gabriel, Eric. Nakita ko siya. Contessa, nagkakamali ka lang. Pero Eric kasi... Contessa, matagal lang patay si Gabriel. Sigurado ako namamalik mata ka lang. Marinig ko lang yung boses mo. At doon lang ako makakampante na pabalik ka na nga. Ayoko sirain na tiwala mo, Daniela. Well, that's good to hear. So be safe. I'll wait for you right here. Tuso yan si Duquesa. Kahit na baliw sa pag-ibig yan, nag-iisip yan, Jimmy. Ibalato niyo sa akin to, madam. Ako lang bahala dito. I'm counting on that, Jimmy. Okay ka lang ba? Bakit ang tahimik mo? Buong biyahe, hindi mo okay na usap. Hindi ko alam, Eric. Hindi ko alam. Gulong-gulo ako. Pagkatapos nung nangyari kanina, mas marami ako naging tanong. Mas marami akong gustong malamang sagot. Ano ibig masabihin? Na nagsisinungaling ako sa'yo? Ano pa bang sagot yung kailangan kong malaman? Di ba dinala na kita sa puntod ni Gabriel tsaka sa lahat ng taong namatay nung gabing yun? Ano pa? Eric, yung totoo, sabihin mo sa akin yung totoo. Contessa, yun yung totoo. Gusto kitang paniwalaan. Sinasabi ng utak ko na tama ka. Pero bakit iba yung sinasabi ng puso mo? Oo, sinabi mo sa akin patay si Gabriel. Si Ellie, lahat ng mga mahal ko sa buhay. Pero may kutob akong nararamdaman na buhay pa silang lahat. Kanina nung nakita ko si Gabriel, parang binigyan ako ng bagong pag-asa. Parang may nagsasabi sa akin na nandiyan lang sila. Ano kung si Gabriel ngayon, Eric? Parang kung napaniwala lang ako na wala na silang lahat. Pero hindi pala totoo. All this time, ikaw lang ang kasama ko. Umalis tayo ng bansa. Wala akong nakausap ni isa man lang sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Dahil ang sabi mo sa akin, patay na silang lahat. Pero ano bang totoo? Eric, sabihin mo sa akin ngayon, itinatago ka ba sa akin? Wala pa rin kaming balita kay Perpina, Jong. Wala pa rin bagong lead. Kinakabahan na ako, Mang Berto. Baka kung ano nang ginawa ni Duquesa kay Perpina. Kaya kailangan mahanap na natin siya. Ginagawa na namin ang paraan para mahanap si Perpina. Hindi na tumitigil si Madam. Pero paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi na natin maabot ang buhay si Perpina? Yan din ang pangamba ko, Jong. Ayoko mawala si Perpina. Ayoko may magbuwis ng buhay. Dahil lang sa paghihigante sa mga imperyal. Madam, kailangan mas kumilos sa tayo. Kilala ko si Duquesa. Nag-iisip yun kahit nakikipaglaro.
That's why we'll have to give him a game that he likes to play. Mahilig siya tumira ng pailalim, kaya ipapatira ko siya ng harap-harapan. Ano ang ibig niyo sabihin? Kung hindi natin malalapitan si Duquesa, may pinadala ko sa kanya na pwede siyang sirain at pwede rin magturo sa atin kung saan nila tinatago si Perfida. Naniniwala ako na isang Adonis ang kahinaan ng mahaderang Duquesa. May sasabihin ka ba sa akin na kailangan kong malaman? Contessa, alam mo, pinapaniwala mo lang yung sarili mo na buhay si Gabriel. Na malikmata ka lang, yun yung nangyari. Anong nangyayari dito? Nag-aaway ba kayo? Mama! Tita! Mama! Ihinto mo dyan sa tapat ng lalaki. Pauwi ka na ba? Miss Duquesa, kayo po pala yan. Masyado ka naman formal. Parang wala tayong pinagdaanan. Duquesa na lang. After all, you're my knight in shining armor. Sorry, Duquesa. Ayan. Mas better. Mas masarap pakinggan. Uwi na rin po kayo. Wala ba kayong natipuan sa loob? Meron sana eh. Kaya lang, iniwan ako ng prospect ko eh. Hindi yata sanay sa mabagal. Ihatid na lang kaya kita. Total, hindi mo naman ako pinagbigyan gamutin yung pasamo eh. Depende. Gusto mo ako ihatid. Sorry po, mga ganito na lang po. Ihahatid kita sa lugar kung saan magiging masaya ka. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang dapat maramdaman ng isang dukesang katulad mo. Parang masyadong mayatang mabilis, Paul. Gaya ng sabi ko sa'yo, ayoko ng paligoy-ligoy. Diniretso kita. Gusto kita. Ako, ayaw mo ba sa akin? Sabihin mo lang. Kung ayaw mo, alis agad ako. Sa nakausap ko na yung doktor. Stable naman daw yung lagay ni Mama. Buti na lang, naagapan natin kasi kundi baka doon na umisos to. Mabuti naman kung ganun. Contessa, ayoko sana nang ganito tayo. Lalo na sa harap ni Mama, baka kasi maapektuhan siya sa problema natin. Sige. Lahat ng tanong mo sa akin kanina, sasagutin pa ng once and for all para matahimik na tayo. Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo yun, hindi ako nagsinungaling. Talagang patay na si Gabriel at lahat ng taong nakita mo nakalibing. Sa tingin mo ba, hindi ko inalam kung ano nangyari kay Gabriel. Best friend ko yun. Siyempre, masakit na sa akin yung pagkawala niya. Kung dahil sa alam mo sa tingin ko, kaya akala mo, nakita mo si Gabriel,
Kasi hindi mo matanggap na wala na siya eh. You know, all we can do is move on. Basta sana maniwala ka na sa akin. Totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi ko naman magagawang lukuhin ka eh. Yung tumawag ka. Wala. Ba't di mo sinagot? Hindi naman kasi siya kasing importante na katulad mo. Kung sinisira lang niya yung mashy time natin eh. Mashy time. I love it. Mukhang yung love mode mo, naging impyerna mode na. Come on. This is not the time para inisin ako mainit ang ulo ko. Bakit? LQ kayo ng boy toy mo, no? Shut up! He's not my boy toy. He's my boyfriend and he loves me. Okay. Eh kung mahal ka niya, then why is he making you irrita? Kanina pa kasi ako tawag ng tawag is out of reach. Mama, ganito lang yan. Baka naman nauntog na siya. Ikaw kasi, you didn't buy him a helmet. Pwede ba? Hindi ka ba talaga titigil lang at hindi ako mapikon? You know, you're already irritated. So, I don't have to do anything anymore. Okay, ganito lang kasi yan, Mama. Ang mga lalaking katulad niya, they're just like fashion trends. Today, you're in, but tomorrow, you're out. And kapag nakahanap na sila ng mas swak, mas bata, at mas makapal ang bank account, talagang papalitan ka na nila, no? I'm telling you, it's not a bluff. It's a fact, Mama. Hello? Oh, bakit ka tumawag? What? Gusto mong makipagkita? Bakit? Fine. Then let's meet. Bakit gusto mong magkita? May problema ba? And you didn't even tell me na nandito ka na sa Pilipinas. Ilang araw na ako nandito at kasama ko si Contessa. Well, you should have told me. I could have thrown you a welcome party. I mean, it's the least that I can do dahil sa lahat ng naitulong mo sa plano natin. Teka, akala ko kasi nag-usap na tayo. Ang sayo mo, hahawakan mo si Gabriel, ilalayo ko si Contessa para hindi sila magkita. Well, guess what? Ang sabi sa akin ni Contessa, nakita niya si Gabriel sa sementeryo kanina. Ano? Pero hindi sila nagkaharap. Hindi pa tamang panahon para magkita sila. Dahil walang tamang panahon para sa kanila. At hinding-hindi ako papayag na magkaharap si Contessa at si Gabriel. And I'm sure ayaw mo mangyari yun. Kaya nga kailangan natin ang isa't isa, Eric. Para magawa natin ang plano natin, mapunta sa akin si Gabriel at masolo mo si Contessa. Kaya hinding-hindi pwedeng masira yun. Tita. Contessa?
Nasaan ako? Tita, nasa ospital po kayo. Nahimatay po kayo kanina, kaya dinala namin kayo ni Eric dito. Si Eric, baka... Tita, huwag na kayong bumangon. Makakasama sa inyo. Kailangan niyo magpahinga. Si Eric, baka kailangan ako ng anak ko. Baka may problema siya. Nakita ko kayong nagtatalo. Tita, huwag niyo na pong intindihin yun. Naayos na po namin ni Eric. Meron lang kaming maliit na bagay na pinagtalunan, pero okay na po kami. Mabuti naman kung ganun. Si Eric, nasaan siya? Anong kasunod natin gagawin? Umalis na kayo dito! Go back to America! I don't care! Basta hindi pwedeng mabuking yung plano natin. Hindi. Napaliwanagan ko na si Contessa. Niniwala siya. Hindi pa ako pwedeng umalis. Malubha yung mama ko ngayon. Eric, lumiliit na yung mundo na ginagalawan natin. Are you willing to risk na magkita ulit si Gabriel at si Contessa? Siyempre hindi. Ngayon pa, unti-unti nang nahuhulog yung loob sa akin ni Contessa. Hindi ko sasayangin yung pinaghirapan ko. So, ibabalik ko sa'yo ang tanong. Ano ang gagawin natin? Basta bantayan mo si Gabriela kung bahala kay Contessa. Hindi na maulit yung nangyari. Dapat lang. Dahil sa oras na magkita ulit sila, baka hindi na ako makapagpigil at patayin ko yung babae niyan. Uy, sandali. Wala sa usapan yan. Oh, precisely. Kaya gawin mo ng maayos ang trabaho mo at bantayan mo ng mabuti si Contessa. I mean, I'm sure ayaw mong mawala yung babaeng pinakaminamahal mo. Hindi ba? Uulitin ko. Akong bahala kay Contessa. Hindi na siya magiging sagabal sa inyo ni Gabriel. That's good to hear. Wala pa ba si Eric? Tita, kasi kanina ko pa tinatawagan yung cellphone niya, pero out of coverage area eh. Pero nandito naman po ako. Kung may kailangan kayo, ako mag-aasikaso sa inyo. Napakabait mo. Napakabuti mo, Contessa. Maswerte ang anak ko na nakilala kanya. Tita, maswerte din po ako dahil iniligtas ako ni Eric. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako dito ngayon. Si Eric, matagal na ang huling panahon na nagmahal siya. Ibinigay niya ang lahat. Pero, iniwan din siya. Pero ngayon ko lang uli nakita na naging masaya ang mata ng anak ko. Alam ko, ikaw ang dahilan nun, Contessa. Sana makita mo sa puso mo na maaari ring mahalin ang anak ko. Kumusta kayo ni Duquesa? Ayun, medyo naaaning na. Pero bigyan nyo lang ako ng konting araw pa. Siguradong tuluyan ng maihibang sa akin yun. Walang kawala. Mabuti naman kung ganun. Meron pa akong gustong ipagawa sa'yo na may kinalaman kay Duquesa. Pag-aawayin natin ang mag-ina. Di ba yun ang sabi mo sa'kin? May mas mahalaga pa akong misyon na ipagagawa sa'yo. Naniniwala kaming hawak ngayon ni Duquesa ang isa sa mga kasamahan namin. At gusto kong tuklasin mo kung nasaan siya sa pamamagitan ni Duquesa. Madam Guada, alam kong malaki ang binabayad niyo sa'kin. Pero parang ibang usapan na yan, ha? Hindi ako nakikialam sa mga ganyang bagay. Pagpapa-inlove lang ang kaya ko. Dadagdagan ko ang binabayad ko sa'yo. Doble? Hindi lang doble. Mapapagod ka sa kabibigan. Mukhang mahalagang tao ang kailangan yung mabawi kay Duquesa. Lubhang mahalaga sa amin ang kasamahan namin. At nasa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan niya. Ah,
Sana nga tama itong plano ni Madam Guada. Ito na lang natita ng paraan, tay. Habang tumatagal, lalong nalalagay sa peligro ang buhay ni Perfida. Sana nga mahanap na natin siya habang hindi pa uli ang lahat. So how's the wedding preparations, Danny? And why are you suddenly so interested? Oo nga. Ba't bigla mong kinumusta ang wedding preparations nitong dalawa? Why are you so harsh? Masama ba magtanong? Wow! The last time I saw you like that was when you were still with Winston. Nakamuntik mo ikamatay. So, sino na naman tong lalaking to, ha? Parang may halong asim naman, Mama. Hindi ka ba masaya na in love ako? Ayaw nyo nun. In love tayong tatlo. Ganyan lang yan dahil LQ sila ng boylet niya. Paano ba naman kasi nireject yung phone call niya? Kawawa naman. Shut up! Ayaw akong mag-isip ng masama, ha? You know, he's probably just busy. Busy? Or may kinakalantaring iba? Mabuti pa si Paul. Mukhang mabait. Feeling ko nga siya na ipapalit ko kay Winston. Good luck with that. Eric. Sabi ng mama, napuyay ka raw agabi, kakabantay sa kanya. Eh, di na kita ginising nung dumating ako. Himbing ng tulog mo eh. Saan ka ba galing kagabi? May inasikaso lang akong importante. Habang wala ka, marami kaming napagkwentuhan ng mama mo. Sinabi niya sa akin na minsan ka na daw nagmahal at nabigo. Mama talaga, kinuwento pa yun. Eric, pinag-isipan ko mabuti yung sinabi mo sa akin noon. At gusto ko lang maging totoo sa'yo. Mahal ko pa rin si Gabriel. Alam ko naman yun. Wala kang maaasahan sa akin. Contessa, minahal naman kita nang hindi ako naghihintay ng kapalit. Mahal kita dahil mahal kita, yun. Ganun lang kasimple. Alam ko, darating ang araw, makaka-move on din ako. Magiging handa rin ang puso ko para sa ibang magmamahal. At sana, pagdating ng araw na yun, nandyan ka pa rin. Hindi ako makawala. Gabriel, bakit naman ang tahimik mo kanina? Miss D, bakit naman pati yung pananahimik ng tao kailangan pakialaman? Alam mo ikaw, huwag kang makikialam sa amin. Gabriel, just talk to me. Ano bang iniisip mo? Ayoko lang makagulo sa usapan ninyo ni Dokesa at ng mama mo kaya tumahimik lang ako. Hindi ba tama ang ginawa ko? I mean, okay lang naman. Pero Gabriel, dapat masanay ka na dahil kapag nagpakasal tayo, magiging pamilya mo rin sila. Alam ko. At wala kang malilinig na reklamo sa akin. Good. Ganyan nga, Gabriel. Dahil lahat ng gusto ko, gagawin mo. And I promise you, in the end, everything will be okay. Sobra na talagang kasamaan mo, Miss D. Humanda ka. Makakaganti din ako sa'yo. At si Gabriel ang gagamitin ko. Sige, Doc. Maraming salamat, ha? Okay. Anong balita? Pwede na daw ba natin iuwi ang mama mo? Kailangan na lang daw i-monitor yung BP. Baka daw kasi atakihin, eh. Pero bukas pwede na daw. Kawawa naman siya. Eric, hindi natin siya pwedeng iwan dito. Pwede naman akong magbantay. Kaya mo pa ba? Hindi kung gusto mo, kukuha na lang ako ng hotel na malapit dito. Doon ka na lang muna. Hindi, wag mo na akong intindihin. It's the least I can do to help.
Maraming salamat, ha. Marami ka nang nagawang tulong sa akin. At habang buhay kong tatanawin utang na loob yun, Eric. Contessa, gusto ko sana pag maayos ang ilagay ni Mama, bumalik na tayo ng Amerika. Kasama siya. Tingin niyo ba mapagkakatiwalaan natin talaga si Jimmy? Ang lahat ng bagay, Tiago, ay sugal. Si Jimmy lang ang pinakamabisa nating option para mahanap si Perfida kaagad. Pero gano'n niya katagal bibilugin ang ulo ni Duquesa bago natin malaman kung nasa si Perfida? Binigyan na namin siya ng ultimatum. Ang paghahanap kay Perfida ang siyang priority natin sa ngayon. Sana nga, mahulog na agad si Duquesa sa patibong ni Jimmy. Ibang klase ka talagang mag-alaga, no? Huwag ka masyadong masanay. Hindi naman tayo magtatagal. What do you mean? Eh, di ba nga, ganyan naman kayo. Darating yung araw na pagsasawa mo ako. Hanap ka ng iba. Katapos, papalitan mo na ako. Hindi mangyayari yun. Basta patuloy mo lang ginagawa ang gusto ko. In fact, gustong gusto na kita. Gusto mo lang ako. Pero hindi mo naman ako mahal. What if I tell you na natututunan na kitang mahalin? Salita lang yan. Pero mahirap paniwalaan. Sige. Let me know. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko to prove to you. Gusto mo ba ng bagong kotse? Condo? Tell me. Gusto kitang makilala, Duquesa, yung totoong ikaw. What you see is what you get. This is me. Pero wala akong alam sa buhay mo. Kung ano yung ginagawa mo, ano yung trabaho mo, saan ka nagpupunta kapag hindi tayo magkasama? You wouldn't want to know. Believe me. Gusto kong malaman. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Gaya nung lalaki mong minsan na minahal. Si Winston. Papasukin mo ako sa buhay mo. Papasukin mo ako sa mundo mo. Kung ano man yun, kaya na lang natin na makapag-band tayong dalawa. Can I truly trust you, Juan? Yes. Iniisip mo na naman siya, no? Sino? Gabriel, huwag ka na mag-deny sa akin. Kakampi mo ako. Hanggang kailan ka papayag na ginaganyan ka niya? Daniela? Bakit? Gabriel! I don't feel so good. Can you please bring me to the hospital? Itapin na makita. Jimmy, open the door. Janito, anong ginawa? Open the door! Let me in! Teka muna, bakit kami baril? Ibaba mo muna yan! Ano? Bubuksan mo ba o babarilin ko tong pintuan mo?